dagdag na hamon ang ibinigay para sa kanyang ginagawang sakripisyo. Ilan ang kailangan mong kunin? Nasa 250 na lang, kuya. Kaya ba? Kayang-kaya, kuya. Meron kapalit. Hindi sa akin, kuya, sa papa ko. Yun yung una kong reason kung bakit gusto ko matapos yun. Makukuha mo ang bagong inihanda kong panungkit. Ngunit, meron akong bagong kondisyon. Hindi maaaring lumagpas ang iyong mga kamay sa marker na yun. Lo! Ang bigat! Ala, ano na naman? Nakutsig nyo na naman! Abigat? Oh. Ay! My gosh! Yun nga. Ala, ang bigat! Kuya! Tapos kailangan mag-gloves ka. Dulas nun. Tapos bawal lumampas kamay ko dito. Hala? Baka gloves pa siya, hindi pa madulas? Mas madulas pag wala. Isis nga kaya. Amaul. Ala, uy! Ang hirap niya. Nagabigan na lang kami, sige. Oo, para may maitulong. Bigat. Parang siya minigaan. Wait lang. Hirap niya ito, 250 ba? Kaya mo yan, Joe! Langi! Oh! Ala, ang hirap! Kontrol mo dito sa gilid. Ang hirap. Oh, sige. Yan, game. Ay, konti pa sa gitna, yan. Hindi pwede dalawa ko. Pwede isa-isa lang talaga. Hindi, dalawa na lang yung gano'n. Mas ang hirap pag iaangat, guys. Ay, itanggalin mo muna yung glute. Hindi niya. Mabilis siyang mawala. Alala. Hindi. Kasi kumain. Fake news ka talaga. Yung bigot. Hindi ka pwedeng... Try mo nga dito. Hirap yan nga to. Malalaglag. Ganyan yung... Bigat. Bawal pa lumampas kamay ko. Si Seth sinubukang ituloy ang kanyang task gamit ang mabigat na panungkit. Nag-bounce. Aayaw. Stay positive. Walang aayaw. Umay. Lala. Stay positive. Walang aayaw. Sana yun. Ha? Yung isa kanina tumalbog. Tumalbog. Kuya, yung itsura niya po kanina, hirap na hirap po siyang buhatin po. Para lang po, nahihirapan lang po talaga siya. Kasi yung braso nga po niya, nanginig-ninig po. Oo, ang hirap mabuhat, hindi mabuhat. Dahil sa panungkit ko, kuya, medyo mahirap. Masakit yung braso sa kahita. Dadaan po talaga ako sa hirap, kuya. Sa tingin niyo ba, matatapos ni Seth ang kanyang task? Sa totoo po, kuya, mukhang hindi po. Matagal pong makumpleto yung 250, kuya. Kahit halatang hirap, tumuloy pa rin si Seth sa kanyang task. Tusok na. Oo nga, may butas kasi sa gilid. Di, ikot mo. Up. Oh! Go! One! Ah! Di ba't nandiyan mahuhulog yan ulit? Domino pag nakakita ako. Dalawa! Bumibilis ka na. Iba-iba kasi yung espiritong sumanib sa akin din. Anim! Minsan siguro pag tumagal parang maisip ko na parang ayoko na pero pilitin ko pa rin kaya. Mukhang napagod na agad si Seth matapos ang panunungkit ng anim na domino kaya't inasikaso siya ng ibang housemates. Salamat. Ang ginawa mo to? Matapos magpahinga, tuloy ulit si Seth sa task. Gaano kahalaga ito para sa'yo? Sobrang halaga po, kuya, kasi malaking tulong na kay Papa yun. Gawin ko na lahat kahit magpaltos-paltos yung kamay ko. Okay lang, kuya.
Sampu na lang, 900, 800 na ako. Nagpatuloy si Seth sa task. Paano mo nasabi? Hindi, Tal. Kaya mo yan. Hindi, ano, napakaganda lang. Stay positive lang. Parang bumabanda lang dito yung... reflection. Kaya ko naman eh. Nakapagod lang talaga. Masakit po katawan ko, pero kuya, sobrang halaga niya sa akin, kuya, bilang ama. Kasi, ayun nga, ganun siya sa amin. Sa aming pamilya, ganun siya kahit may nagka-diferensya yung katawan niya. Sige pa rin siya ng kayo, di siya napapagod kahit walang-wala. Hindi siya aalis ng sa swimming pool hanggat walang dalang kahit sandaan. Basta may maiulam kami sa hapon. Sobrang laki ng sakripisyo niya sa akin, kuya. Kaya ano ko pa din. Ten! Mukhang yun. Ten ka, ha? Hindi mo ito, kahit pera pa ako dyan, domino ka. Swerte ko, siya yung tatay ko, kuya. Kahit kailan, hindi ko sinabi sa sarili ko na dapat dito na lang ako. Hindi na ako dito sa pamilyang to, hindi na dapat ako ganito. Kahit kailan, hindi ko pinagsisiyahan na siya yung tatay ko, kuya. Kahit ganun siya, kahit minsan natutokso ako, yung papa ko piang daw. Okay lang yun, kuya. At least, ganun si Papa. Di pa rin tumitigil si Seth. Capture, Isa. Guys, nangunguna ako. Tatapusin mo pa yan bago kumain? Hanggang sa umabot na siya sa huling 10 dominos. Go set! Mao ko'y manok, manok ako'y manok, manok, walang ayaw. Patay sumakto. Bista yung bed. Yes. Walang matugas ng bigan. Last one. Latin. 9. 7. 6. 5. 4. Pero ako sa masakit ng katawan, at least kuya, yung paghihirap naman na yun, eh, merong kapalit na para sa taong mahal na mahal mo. Binabati kita. Salamat po, kuya. Dahil naging matagumpay ka sa task mo nito, maibibigay mo sa iyong ama ang check-up at ang pangangailangan niya sa gamot. Opo, kuya. Salamat po. Humahanga ako sa iyo, Seth. Salamat po, kuya. Dahil ibinigay mo ang lahat na makakaya mo para matapos mo ang iyong challenge at ang task na ito. Salamat po, kuya. Maraming salamat po. Kung sa loob ng bahay, nagtagumpay nga si Seth sa kanyang sakripisyo para sa ama, kakamustahin naman natin ngayon ang pinagdadaan ng hamon ng mga Star Dreamers sa Camp Star Hunt. Ano naman kaya ang kanilang mga pinagdadaanan? Narito, panoorin natin lahat. Sa unang araw ng pinakabagong miyembro ng camp na si Kurt, di siya naiwasang kilatisin ng ibang Star Dreamers. Medyo naninibago, pero okay naman po. It's a good thing na bibo po sila. Ako na lang po yung dapat mag-adjust. So, gusto mong tulungan kita? Upo ka na lang muna. First impression ko po talaga kay Kurt is not good. Tulungan agad si Missy. Kakarating, tapos hindi pa nakapagtanong. Parang, well, I get boys. Kasi ganun yung gawain ko eh.
pero tila naging mas bukas sila sa isa't isa na magbahagi sila ng kani-kanilang insecurities. Gusto ko po talaga maka-close yung father ko. Lagi po ako nagsisik ng attention sa kanya. Lumalaki ka na hindi kasama talaga yung parents mo. Nagsisik ka ng validation mula sa iba. Tinatanong ko palagi sa sarili ko, am I enough? Parang ang pangarap naman na madaming tao maging artista makita ng TV. Pero sa isang katulad ko, hindi siya simple. Hindi ako marunong mag-ayos. Parang ganun kaya nga parati ako nasasabihin, bakit ganyan ka? Ayoko nang mapagkunwari. Ayoko sa inyo. Ayoko na sa sawanan. Kailangan maging malakas kayo kapag lumabas ulit yung mga feelings na ito. This week, matututunan nyo kung paano maging isang gym instructor. Nandito kami para tulungan kayo with this week's challenge. Lahat tayo may gusto. Lalo sino sa inyo yung may ginagawa? Yes, okay, ma'am. Ba, mababa niyo, likod ka nito. Ano, buhay ka pa ba? Abangan ang pagbida ng mga palabang bukas sa PBB 8 Gold pagkatapos ng Los Bastardos. Papayad na ako dito, Diyos mia. Tuloy-tuloy nga ang pagharap sa hamon ng mga Star Dreamers at siguradong nakatuto kayo kung sino sa kanila ang susunod na makakapasok ng bahay ni Kuya. Malalaman natin yan sa mga susunod na araw dahil sa ngayon, balikan muna natin ang masaya pa rin na si Seth matapos niyang mapagtagumpayan ng cast para sa pagpapagamot ng kanyang ama. Narito, panuorin nating lahat. Si Seth masayang nagkwento sa housemates tungkol sa kanyang natapos na task. Ang gagawin ni Kuya, papaso si Papa na stroke yun. Na-stroke. Last check-up niya, 2015. Kaya ang gagawin ni Kuya, bibili si Kuya ng gamot, therapy, tapos papacheck-up niya. Pag nagawa ko yung task, nagawa ko. Kaya pala puro sa gilid ito, sabi kong dito basta-basta. Hindi lang para to sa weekly task. Wala makapigil sa akin. Halata nga, hindi ka nga namin napigilan. Kung kakain tayo, ayoko. Sige, makuna na kayo. Siyempre. Abangan, bukas, muling haharapin ng housemates ang hamon ng weekly task. Parang matutumba na.